dom. Hiwain sa gitna. At alisin ang mga imperfection nito. Ayan, tapos hiwa-hiwain lang din ng ganito kalalaki ang inyong mga talong. Tapos ilalagay lang ito sa isang container at itatabi. Meron tayo dito king mushrooms. At hihiwain lang din natin ng ganito kasimple. At ang ating pork chop, meron akong 4 na piraso. At pinatry ko lang ito gamit ang paper towel. Nagbrush ako dito ng oil. Magbrush tayo dito ng oil. Pwede rin kayong gumamit ng olive oil or canola oil or vegetable oil. Ayan. So, magkabilaan ang pagbabrush at muntik na nating makalimutan na hiwa-hiwaan itong balat ng ating pork chop para mamaya pag niluto ito ay talagang hindi mamaluktot. At lalagyan na natin ito ng pampalasa, asin, garlic powder, ayan, paprika. Pwede rin kayong gumamit ng smoked paprika at itong Cajun seasoning. Ayan, so ang gagawin natin dyan ay gagamitin na natin ang ating mga malilinis na kamay at imamassage natin yan ng ganyan. Tapos ang ginawa ko dyan, pati yung mga balat at mga sobra-sobra na lumagpas doon sa ating mga seasoning ay pinahid ko dito sa ating mga balat at binabaliktad-baliktad ko lang lahat yan. At nalagyan din natin ng mga parehong seasoning na nilagay natin doon sa kabila kanina. So ang gagawin dyan ay imamassage-massage din para naman kumapit lahat ng lasa dito sa ating pork chop. At itatabi natin yan habang gagawin natin itong isa pang mixture. So, meron dito softened butter. Tapos, maglalagay lang tayo ng garlic, minced garlic. Or, pwede kayong gumamit ng sariwang garlic. Maglalagay din tayo dito ng dried parsley. Kahit sariwa, pwedeng-pwede. Ayan. So, haluin lang lang natin yan ng ganyan. At itatabi lang din natin yan para mamaya. Nagbrush ako dito ng mantika dito sa ating electric griller. So, pwede rin kayong gumamit ng talagang griller sa labas ng bahay. Ayan. Tapos, ay ilalagay na natin itong ating mga seasoned na pork chop. Pati, syempre, yung mga hiniwa nating talong kanina at yung mushrooms. So, lalagyan lang din natin ng mantika yan. Babrush tayo ng mantika at nagamitin kong presser dito ay ang ating cast iron pan. Ayan. So, from time to time ay nilalagyan ko ito o pinapahilang ko ito ng mantika. Ayan. So, yung presser natin, kung meron naman kayong presser ay mas magandang iyon ang gamitin niyo. Cook lang yan each side ng 6 to 8 minutes or 5 to 8 minutes na sa inyo. Kasi nakadepende po yan sa kapal ng inyong pork chop yung pagluluto. So, tingnan-tingnan nyo na lang at baka masunog. Ayan. So, babalik ka rin lang yung ibang mga vegetables din. Tapos, ito na. Dito na sa point na to ay ilalagay na natin ang ginawa nating butter garlic mixture kanina. Ayan, isa to sa pampalinam na, pampasarap, at pampajuicy ng ating pork chop. Ayan, so binaliktad natin at lulutuin lang din natin yan ng mga around 1 minute kada side. Ayan, diba, napaka-juicy. At syempre, meron akong ituturo sa inyong sekreto para naman mapanatiling juicy at hindi dry ang inyong mga pork chop. At ito, pagka naluto na ay papatungan na ng oil. So, steady lang yun ng 5 to 10 minutes bago iserve. Ayan. So, kung makikita nyo ay nag-plating na tayo. At nilagyan ko ito ng kanin. Tapos, yung ating pork chop, yung ating mga gulay, at ang ating sweetened corn. Nag-toppings din tayo dito ng green onion. At syempre, una natin titikman itong taba na napaka-juicy. At syempre, yung laman na talaga napaka-juicy. O, diba? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Mami K of Krish Cucina. Bye! Kain na ako!